Welcome back to Nalins Vlog. Ngayong araw ay may share ako sa inyo regarding sa mga requirements sa pag-uwi sa probinsya. So yun no, before kasi sa mga natanungan kong mauwi ng probinsya, ang basta na lang daw silang kumuha ng medical certificate, barangay certificate, travel authority, then go. Gora na sila, umuwi na sila, nakauwi na sila ng probinsya. Ngayon kasi may bagong protocol na ipinalabas sa kailangan natin sundin. So sa mga nagpaplanong umuwi dyan ng probinsya, baka makatulong to sa inyong video na to para hindi na kayo magpabalik-balik at magaluhan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Dati naman ganito, dati naman ganyan. Nakauwi naman sila, yung ganyan. So, baka sana makatulong tong video na to na share ko sa inyo para hindi na kayo magpabalik-balik at hindi na rin kayo maguluhan sa bagong sistema o bagong protocol na ipinalabas. So, patalastas muna tayo. Share ko sa inyo yung pauwi na ako, na nakompleto ko na yung requirements. Kasi namiss ko lang yung kalsada, namiss ko na yung maglakad-lakad sa labas. Ayan, share ko muna sa inyo. Ayan. Kompleto ko na yung requirement. Ilang beses lang naman ako nagpabalik-balik dito, palakad-lakad. So kinat ko na yon dahil nakakaya namang mag-video. Okay. So ito na, ituturo ko na sa inyo yung step by step ng tamang paglakad ng mga requirements. Okay.
Okay? So, dito. Credit sa uwi akong probinsya kasi nag-post sila ng step by step. So, yun. Sinunod ko din yun. And baka makatulong sa inyo kung sakali. So, dito ko ilalagay yung post nila. So, step 1. Makipag-ugnayan po tayo sa MDRRMO upang magpalista na ikaw ay uuwi. Okay, so paano ka nga magpapalista kung wala ka naman sa probinsyang uuwian mo? So ganito, kumonta ka sa kamag-anak mo, pinsan, kapatid, kakilala na pwedeng maglakad para sa'yo na magpalista sa MDRRMO para mabigyan ka ng schedule. So, ano yung hinihingi pagdating niya naman ng MDRRMO? Ito yung, ayan, nakalagay naman dyan. Pangalan mo, kasarian, edad, o kaya kasama na rin dyan yung birthday, contact number mo, kasi tatawagan kanila, address ng probinsyang uuwian mo, ayan, origin or saan ka nang galing na lugar, petsa ng biyahe. Ito depende yung petsa ng biyahe kung ano yung ibibigay sa iyo ng MDRRMO. Pwede ka ring magbigay muna ng paunang date kung kailan mo gusto umuwi. Then i-check naman niya ng MDRRMO, then tatawagan kanila kung ano talaga yung pinaka-schedule mo na pag-uwi. So, kailangan mo rin yung klase ng sasakyan, plate number at pangalan ng driver. Yun, kapag ka, para hindi na mahirapan yung maglalakad para sa'yo na magpalista doon sa MDRRMO, pagpunta niya ng munisipyo, okay na yung mga possible na hingiin na information galing sa'yo. So, yan. Ibigay mo na yan, mga yan. Palista ka, para mailista ka at ma-schedule ka. So, pag nagawa mo na yung step 1 na yan, tatawagan ka na lang po ng MDRRMO. Kung confirm na po kung mayroon ka ng, kung ibibigyan na sa'yo yung letter of coordination, no? Kaya po tayo pumunta doon sa MDRRMO kasi bibigyan po tayo ng letter of coordination na ipinagpapaalam mo na ikaw ay uuwi. So, yung letter of coordination na yun, parang letter of acceptance na ikaw ay pinapayagan na umuwi sa probinsya ngayon. So, yun. Pag natawagan ka na, na na-confirm na yung pag-uwi, yung schedule mo na pag-uwi, then sabihan mo po yung kakilala mo kung sino may yung naglakad para sa'yo na na-confirm na, then ibibigay po sa kanya yon yung letter of coordination, then pwede mo po siyang picturean. I-picturean niya na lang, send sa messenger kung saan mga available na social media ka na pwede pagsenda ng picture na yon. Then, i-keep mo po yung ano na yon, letter of coordination, ipaprint mo po, pwede po yon. Paprint mo po, kasi hahanapin po yan pag naglakad ka na ng iba pang requirements. So, ayan po yung step 1, no? Yan yung pinakamahalaga. Makipag-coordinate po tayo sa MDRRMO para mabigyan po tayo ng letter of coordination. Yun. Para masabi na nakipag-coordinate ka sa lugar na uuwian mo. Para malista yung pangalan mo. So, next. Number 2. Antayin yun nga. Yun yung step 2. Antayin ang schedule na ibibigay o go signal or approve letter ng of coordination na ikaw pwede nang kumuha ng dokumento upang hindi masayang. Ayun nga, kaya mahalaga yung letter of coordination kasi yun talaga yung pinaka main na requirements mo para makalakad ka ng yung tatlong requirements, yung barangay certificate, medical certificate, at yung travel authority. So, yun ay sa step 2, pagka meron ka ng letter of coordination or letter of acceptance sa sinasabi, pwede ka nang maglakad ng barangay certificate. Ayan po yung unang-una mong lalakarin pag nakuha mo na yung letter of coordination. So, punta ka lang po ng barangay nyo. Kung nasaan ka ngayon, kuha ka ng barangay certificate. Napatunay na lang doon ka tumira. Tatanungin ka kung ilang taon ka na doon o ilang ano. Then, bibigyan ka nila ng barangay certificate. So, anong next mo napupuntahan pagka meron ka ng barangay certificate?
pupunta ka na po ng medical. Papamedical ka na po para makakuha ka na po ng medical certificate. Ano po ang hahanapin sa medical? Yung letter of coordination at barangay certificate po, and magsama na rin po kayo ng ID nyo, valid ID nyo po. Huwag nyo pong kakalimutan magpa-print na rin po o magpa-photocopy na po ng inyong valid ID. Yung tatlong pong yun ang kailangan kapag magpapamedical po kayo. Ulitin ko, barangay certificate. Then, yung letter of coordination or letter of acceptance at valid ID. Ayan po yung tatlong hinanap sa akin no, nung nagpa-medical po ako. Then, after that, depende sa lugar kung ibibigay ka agad sa'yo yung medical certificate. Sa akin kasi is, pinaghintay pa ako. So, ayan, binalikan ko, then nakuha ko na. Then, diretso po ako pumunta ng police yun, sa para kumuha ng travel authority. So, travel authority naman ito, pagdating mo doon, medyo marami namang hihingiin doon. Kaya kailangan, bago ka pumunta ng police, bago ka kumuha ng travel authority, kailangan i-kumpleto muna yung requirements. Ano yung mga requirements pag kukuha ka na ng travel authority? Una yung, ayan, una, medical certificate. Yung medical certificate na nasa step 2 nang hinahanap, medical certificate. Pangalawa, barangay certificate. Pangatlo, yung letter of acceptance. Ayan, pangatlo, letter of acceptance. Ito yung pinaka-major na hanapin sa'yo sa pagkuha mo ng travel authority. Ulitin ko, barangay certificate, medical certificate, at yung letter of acceptance sa galing sa probinsyang uuwian mo. Para di ka na nila hanapan ng ID na may address na galing sa probinsyang uuwian mo. Itong tatlo, yan yung pinaka-major, at hindi pa po yun. May dagdag pa, is yung idadagdag dyan is yung medical certificate ng driver mo. Kung ikaw ay sasakay ng van, yan, kung magbaban, kasi sa kaso ko, sa van po ang sasakyan ko, kaya hinanap sa akin yung medical certificate ng driver ng van, license ng driver ng van, then yung ORCR ng driver ng van, and yung plate number, then yung anong klaseng sasakyan yung van na yon, no? Ayun lang naman yung hinahanap sa driver, yung apat na yon. Kaya kailangan dala-dala nyo rin po yun, ha? So, pagkukuha po ng travel authority, yung mga yon ay kailangan mga photocopy. Hindi po, huwag nyo po ibibigay original kasi hindi na po yun ibabalik sa inyo. Kaya photocopy lang po yung hinihingi nila para mabigyan ka ng travel authority. So, ano ba yung mga itsura nun? Ito na, no? Pagka nakumpleto mo na, ito po, pagka kumpleto mo na yung requirements, pag binigay na sa'yo yung travel authority mo, anyway, depende rin sa lugar kasi yung sa amin, hindi rin po agad binibigay yung travel authority. Maghintay ka papuntang 3 days bago mo makuha at hindi po sila nagra-rush. Okay? So, ito po yung tsura ng travel authority kapag binigay na sa'yo. May ganyan yan. COVID shield. Yan. So, yan po yung itsura. Nakalagay dito yung name mo, date of travel, saang lugar ka nang galing, saan ka pupunta na probinsya, yung vehicle, plate number, yan. Kung hanggang saan lang yung classification ng biyahe mo. Yan. Then, remarks. So, ayun lang yung mga nakalagay sa travel authority. Yan. Ganito pa yung tsura ng travel authority. Medical certificate naman, ganito yung tsura sa nabigay sa akin. Ganito lang. Medical certificate. Ayan. Then, yung barangay certificate, yan, depende yan sa lugar ninyo kung ano tsura ng barangay certificate. At travel, ito yung letter of coordination. Ganito yung tsura ng letter of coordination na galing sa probinsya. Ito yung galing sa probinsya na pinadala lang sa akin through messenger, then pinaprint ko na lang. So, yun. Yun yung tatlong major step na kailangan na magawa mo para hindi ka na pabalik-balik na pagkuha ng requirements. Kasi yung iba, ang dami bumabalik talaga eh. No? Sa pagkuha lang ng requirements. So, yan.
Sabi doon, pag walang letter of coordination, walang biyahe. Hindi ka pwede mag-travel kasi walang susundo sa'yo kung saan ka man. Ano. May zones kasi yan. Kung hanggang saan lang yung pwedeng lugar na pagbabaan sa'yo ng van o ng sinakyan mo. Then susunduin ka na lang papunta sa barangay nyo. So, yun po yung mga requirements sa pag-uwi sa ating mga kanya-kanyang probinsya. No? Galiin din laging mag-update kapag ikaw ay uuwi para hindi maantala ang iyong biyahe. So, ulitin natin. Unang step, magkipag-ugnayan sa MDRRMO. Ibigay mga information na specific mula sa'yo. Pangalawa, pagka may letter of coordination ka na, pwede mo nang lakarin yung tatlong requirements. Yung medical certificate, travel authority, barangay certificate. Pangatlo, walang letter of coordination, wala pong biyahe. Ang apat ay makipag-coordinate, lagi mag-update kung ikaw ay uwi o kung nasaan ka na para alam nila kung saan ka susunduin ng LGU o ng MDRRMO. So, yun lang po. Sana ay nakatulong sa inyong mga uuwi rin ng probinsya. So, thank you! Sa mga gusto akong supportahan dito, no? Sa mga nanonood palagi pa rin sa akin, sa patuloy na sumusuporta, para updated kung ano yung plano ko sa channel ko, pwede po kayong mag-join as a member ng aking YouTube channel. So, andyan po, click nyo lang po yung join button. Diyan po nalalabas katabi ng aking pangalan. Okay, ng ating YouTube channel name. Ayan, yung join button dyan, click nyo lang po. Then, member, as a member, ayan, join lang po kayo. Thank you po sa support palagi. And God bless us all. Thank you! Mwah!